Hi guys! Welcome back to my channel! Okay! Napakaganda po ng topic po natin ngayon. Very exciting! Ethical investing. Paano mag-invest with integrity? Okay! Ayan, saan po nanggaling ang topic po na to? Kasi po, meron po tayong isang viewer na nag-comment po, no? Kasi po, si Dito po, medyo nahiligan ko na po na mag-bash. Dalawang video nilabas ko, binabash ko po si Dito. Kaya nagtanong po siya, bakit ko daw dinidiscourage ang viewers ko na bilhin si Dito? Very, very good point. Kasi sabi niya, maganda naman daw si Dito. Maganda ang purpose niya, anti-duopoly. Kasi magtiyaga tayo na dalawa ng choices natin, Globe and Smart, maganda na may another choice tayo, may third telco. Nagpo-provide daw na magandang internet at maganda, marami nakikinabang daw na business. Very good point. Maganda po. Tama po, no? Kaya pag-usapan po natin ng ethics and investing, no? Kasi po ito lang po ang point natin. What is good for investors may not be good for consumers. Totoo po yan. May conflict of interest po. Hindi yung makakabuti po sa lahat ay maaari pong magkaiba po sa interest natin mga investor, no? Ay katulad po nandito, this is 100% true na maganda po para sa atin na nagkaroon nandito. Totoo po 'yan. Salamat nagkaroon ng Dennis Uy na naglakas loob na magbukas nandito. Okay, another choice po para sa atin. Pero pag-usapan na po natin yung mga point na gusto kong sabihin sa inyo about ethical investing. Unang-una po, profits. Pag-usapan natin ng profits. As investor, gusto natin huge, malaki ang ating profit. Sabi nga nila, mas malaki, mas maganda. Ayaw natin ng 10% lang, kumari 20%. At minsan kung gahaman tayo, 20, ayaw ng 20, 30, 40, 50, hanggang pwede 90, 99. Sige, sagad mo! Sagad mo yan, profits niya. The bigger the margins, the better. Maraming dividends, maraming capital gains. Pero worse po, para sa consumer po yan. Kasi po, saan manggagaling yung profit margin po na yan? Pabayaran po ng consumer po yan. Conflict po ito. Tama po ba? Ayan. Kasi ang tanong po, mas prefer mo ba na bumili ng company na halos walang tinutubo para sa benefit po ng public? Actually po, yan po ang gustong-gusto ng mga politiko. Kaya po tinitira po nila ang lahat po ng mga utility businesses po. Tubig, kuryente, ang gusto po kasi nila, wala pong kitain ng investor. Kasi po, pag nakakatanggap po tayo ng dividends, ang sinasabi po ng mga politiko, masasama daw ang mga investor kasi kumikita. Okay? Ayun po, kayo na po ang bahala mag-judge po, no? Okay, yun lang naman po ang point natin. Ayan, anyways, pangalawa na po tayo, monopoly. Pasok po tayo sa monopoly. Competition is good for the public. Totoo po yan. Kasi po, pag sinabi po competition, napipilitan po ang mga company na mag-innovate at mag-improve ng products and services. Kasi po pag meron ka ka-competition, no? Eh tapos natulog ka, hindi ka nag-innovate ng products and services mo, eh wala. Kakainin ng kalaban mo yung market share hanggang mawala ka na, mawalan na ng saysay ang company mo. Katulad po ni Nokia, hindi po ba? Si Nokia dati, sila ang number one. Pero natulog po sila eh, natulog, hindi sila nag-innovate. Ayan, kinain na po ng Android, kinain na po ng Apple, wala na po Nokia ngayon. Wala na, tegi na. Hindi na sila katulad ng dati. Wala na po, laughing stock na po ang Nokia po sa ngayon. Ayan, no? And ano pa result? Nagkakaroon ng price war kapag may competition. Ang presyo bumababa. Very, very, very good. Pag ang presyo po bumababa, namilipis ang profit margin. Gusto niyo po ba yun? Okay, as an investor, ang gusto po natin, monopoly ang business po natin. Kasi maganda po ang business sa walang competition para po sa ating mga investor. Kasi nakokontrol natin ang price. We can raise prices as we like it. Katulad po ni Martin Shkreli. I-research niya po si Martin Shkreli. Nakalimutan ko yung company po niya. Bili, ang ginawa po niya, bumili siya ng mga pharmaceutical, maliliit na pharmaceutical na merong patent sa mga rare disease. Pagkabili niya ng mga pharmaceutical na yun, ang ginawa niya, tinaas niya ng tinaas ng tinaas yung mga prices. Dinoble niya. Kada taon, dinodoble niya, dinodoble. Hanggang naging 100 times, 1,000 times na po yata ang presyo. Ay nako, tiba-tiba po ang company po na tinayo ni Martin Shkreli. Okay? Ayan po eh. So more profits for our pockets. Ayan po ang monopoly versus competition. Pangatlo po tayo, addiction na kailangan natin i-consider. As investor, gusto po natin recurring income. Kung bumili ka ng cellphone noon, last year, gusto natin bumili ng cellphone this year, next year bibili ulit ng cellphone. Kung tayo si Apple, yun ang gusto po natin. Di po ba? Recurring income eh. So marami pong good companies na magandang investment ang nagbebenta ng addictive
products, katulad po ng soft drinks, junk food, fast food, etc. Katulad po ng McDonald's, katulad po ng Coca-Cola. Marami po documentary po yan na sinasabi napakasama po ng mga company na to. Kasi po ginagawa nila lahat para maging addicted daw tayo at lumaki na lumaki ang ating appetite. Kaya po yung, di ba, sa US, nagtatabaan po sila. Pumunta po ako dati sa US. Grabe po doon, pag uminom po ng soft drinks po doon, balde-balde, ganito po ang small. Ang small po nila, mas malaki po sa large natin. Ang small po na soft drinks doon, 1.5 liters po yata eh. Tapos ang burger po doon, pinakamaliit, quarter pounder. Normal po doon, pounder, 1 pound. Ay grabe, ganun po talaga eh. Pero, not good for the people. Kaya kakaroon ng diabetes, hypertension. US, ganyan po sila. Hindi po maganda. Pero, maganda para sa pocket sa mga investor. Number 4 na hindi po alam na marami po innovation and technology. Ito po, no? Maganda pong pag-usapan po ito, no? Kasi bagong technology po, lalo po disruptive na technology, nakaka-improve po ng quality of life, no? O, halimbawa, kesa nagkakalabaw ka, nag-aararo ka ng kalabaw, may traktora, improve quality of life, improve efficiency, etc., etc., etc. Halimbawa po, eroplano. O, di po ba dati, nung walang eroplano, gano'ng katagal bago bumiyahe, Manila po to, US, Los Angeles, eh, 3 linggo, 1 buwan ang biyahe mo bago ka makarating doon, magbabarko ka. O, dahil may eroplano, 12 hours lang, nandun ka na, pupunta ka ng probinsya. O, di ba dati 12 oras, 14 oras, minsan 3 araw kung sa south ka pupunta, eh ngayon 2 oras nandun ka na. Maganda po para sa atin. Pero aviation, no? Aviation change our life. Maganda po, pero pangit po sa investor. Sila Warren Buffett na po nagsasabi at marami pong legendary investor na matatanda na po, kinalculate po nila to. Mula daw po na invento ang aeroplano hanggang ngayon, negative po ang return daw nito sa mga investor. Kung ito total nyo po mula noon hanggang ngayon, negative po ang return sa investor ng aviation. Pangit daw na investment po ito. Pero maganda sa quality of life. Maganda sa ating mga consumer technology. Okay, next po, kotse. Kotse. Maganda po ang kotse para sa atin na improve po ang buhay po natin, no? Kesa naglalakad po tayo, maganda ang kotse. Okay, pero po, cars in general, sabi po ng mga magagaling na investor, hindi daw po magandang investment kasi every 5-10 years, palit ka ng palit ng equipment. Kasi nagbabago yung technology. Dati, ganito yung technology, this year, iba na. So palit ka ng palit ng equipment, grabe daw sa capital, ang laki-laki kumain ng capital. Ang profit margin, ang nipis-nipis yung return on capital mo, ang nipis-nipis. Kaya daw po, hindi daw po sulit, bad for investor, good for the public. Tama po ba? Ayun, number 5 na po, pollution. Ay, diretso na po tayo, no? Pollution, marami po manufacturer. Manufacturing na nag-i-invest po tayo. Ano, nagpo-produce ng pollution? Ano ba? Garbage. Bad for our health, no? Ayun to pa, pag-usapan na po natin. Oh, tayo po, marami po sa atin. Aminin po natin, marami po sa atin nag-invest sa power. O ano, nabinigyan tayo ng maraming-maraming dividends. Tapos nag 2x, 3x ka kasi mababa mo na kuwe. Oh, alam mo na kung sino nag-uusapan natin. Eh, nagpo-produce ng pollution po yung mga yan, di po ba? O marami pa sa mga companies na yan, nabigay sa atin ng dividends, nagpo-produce ng pollution. O, examples lang naman po yung mga 5 bagay na sinabi ko po sa inyo. Ayan, ang gusto ko lang po sabihin po sa inyo, making money through investing and caring for the community, dalawang magkaibang bagay po ito. Pero of course, may mga pagkakataon na nag-overlap po ito na pwede ka, nag-i-invest ka, kumikita ka, pero you also care for the environment or the community. Tama, pwede naman po, halimbawa solar. Pero pag ginawa mo po yan, sa liit ng market natin, tapos napakataas ng ethical standard mo, wala ka na po mabibili. Tama po ba? Pagkain, lahat ng fast food, hindi ka na mag-i-invest. Lahat ng manufacturing, hindi ka na mag-i-invest. Lahat ng power, hindi ka na mag-i-invest. Saan ka na mag-i-invest? Tama po? Okay, so, para sa akin po sa akin, no? Tayo po yung nag-i-invest, pero para po sa akin, invest na lang po kayo kung saan po ang tingin po ninyo na tama at maganda. Okay, yung moral standards po, yung ethics po, kanya-kanyang call na lang po. Huwag na po natin pag-usapan ang ethics or moral standard. Personal na call na lang po natin yon. As investor, kanya-kanya na lang po tayong decision. Personal opinion, personal choice na lang po yon, no? Ayan. So, sa atin po, sa channel po natin, ang pag-usapan na lang po natin, pera. Huwag na po natin pag-usapan yung morality. Kanya-kanya na po ito. Bahala na po kayo, guys, kung saan po kayo masaya, kung saan po kayo happy, no? Ayun, pag-usapan na lang natin,
how to make money and how to lose money para mas simple na lang po ang ating channel. No? Kung saan kayo happy, doon po kayo. Masaya rin po ako para sa inyo. Kung saan po kayo nag-i-invest, masaya po ako para po sa inyo. No? O, katulad po nito, balikan po natin yung dito. O, di ba? Maganda po ang dito. Ngayon, bibilhin mo po ba ito? 2.25 per share po ito ngayon. Ang book value po nito, negative 2 pesos. Pag bumili ka po ito, maglalabas ka ng 2 pesos. Pagbibili mo, may utang ka pang negative 2. Eh, yun, ganun po eh. Tapos ang dami-dami niyang utang. Negative ang income. Walang free cash flow. Tapos matagal pa, 2030 pa pataas bago magiging profitable po ito. Ang tagal pa po. Tapos pag naging profitable pa po ito, hindi natin alam anong profits natin dito. Maganda po bang itong bilhin? Kayo na pong bahala po, no? Ayan. Yun lang naman po. Disclaimer po, lahat po ito ay opinion ko lang po. At mag-research po kayo bago kayo gumawa ng any investing decision. Di po ako nagdi-discourage or nag-encourage to buy any specific stocks. Tayo po ay isang amateur investor lang po. Salamat po sa pakikinig niyo. Please subscribe, share, like, hit the notification bell. Mag-comment lang po kayo. Salamat po sa pakikinig. God bless po. Good night. Bye-bye.